morning mga kaniknok. Andito tayo ngayon kay Rasky Moto. Yan. Hi kuya. Yan. So, papagawa natin ngayon yung ating Raider 150Fi kay Russell. So, inaantay lang natin siya. On the way na siya papunta rito. Yan, meron tayong ano, meron siya mga binibentang helmet, Evo. So, yan, kuha kayo sa kanya pag may kailangan. And then, mga box, top box yan. Sec na ako yan, no, sec. Tapos, mga panglinis yan, mga magic gatas. Yan, restore. Then, yung project liwanag natin kay Raider 150Fi, yan. LED light. So, mamaya malaman natin kung ano yung mapipili natin. Then, official reseller si, ano, si Rasky Moto ng Imprint Customs Jersey. Yan. Kuha tayo. Kung may gusto kayo. Then, mga riding jackets. Meron din sila. Yan. Then, mga ano din. Pants. Yan, meron siya. Then, meron ding mga ano. Ang tawag dito? Brackets na yung pinaglalagyan ng box. So, yan. Then, meron ding mga ano, pipes. So, yan, mga magagandang klase, no? Yan. AC Project. Akrapovic. So, yan, meron din mga ano, filters ng NMAX. Bag. Yan. And then, yung mga ano natin, gears. And then, syempre, hindi mawawala yung ating riding shoes. So, MotoWolf. Yan. Then, speed. Yan. Ganda. Then, ito na yung mga accessories. Yan. Gloves, MotoWolf. Yan. Bride na seat cover ba to? Oh, yan. Seat cover. Yan. Then, battery. Yung ready to go. So, meron din sila dito. Maganda to. Alam ko, smart to eh. Smart na, ano, battery. Then, yun nga, mamaya, cover natin yung, ano, pag-i-install nila Rasky Moto ng ating LED light kay Raider 150Fi. So, mamaya din, kung may chance, interview natin si Russell, yung may-ari ng Rasky Moto, kung paano ba niya binuo tong shop. Then, yung sa vlog niya, hingi din tayong advice dahil, ano na siya, nagmo-monetize na. Baga, nagiging source of income na rin niya. So, yun lang. So, good morning ulit mga kaniknok. At yun nga, sabi ko sa inyo, interview natin si Russell. So, siya yung may-ari nung Rasky Moto. So, yan. Good morning, Sir Russ. Good morning, good morning. Good morning, everyone. Please don't forget to like, subscribe, and comment to this video. Yeah. So, supportahan natin si Brother Niknok. Ayan. So, yun nga, kwento ko sa inyo kanina, no. Meron tayong project ngayon, which is yung ating Raider 150Fi. So, kakabitan nila Russell ng ano to, ng LED light, yung mini-driving. Mini-driving light. So, ginagawang panamparaan kung paano natin may kakabit. So, fabricated yung target na lang natin na ano, bracket. Or hindi, pala, bibili na lang tayo ano, para mas madali. Mm-hmm. Kasi may mga concern doon sa pag dito siya ilalagay, tatama sa fender. So, yes. Iniiwasan nila Russ na magasgas yung, syempre, yung gamit nung ano, may-ari ng motor, which is yung fender. Then, Russ, ano yung sinasabi mo kanina? Yung sa ilaw, bawal siya sa... Oh, bawal kasi mas mataas sa headlight yung auxiliary light natin or mini driving light. Mm-hmm. So, nasa ano naman yun, nasa batas naman ni LTO na bawal talaga mas mataas sa headlight. Kailangan fix yung auxiliary light natin o yung aftermarket na ilaw. Mm-hmm. Kailangan fix yun and then dapat mas mababa siya sa headlight. Kailangan headlight mas mataas pa rin compared dun sa auxiliary light natin. So yun, no, hindi lang basta benta yung habol dito sa shop ni Russ. So dapat at least safe pa rin kayo.
So yes, safe tayo bilang buyers and syempre walang abala. Yes, oh, so importante 'yun. Tsaka nagre-recommend din tayo sa mga customers na kung ano yung pwede, ano yung mas bagay, ano yung mas okay sa motor and of course sa pagbiyahe. Kaya inaalam din natin sa customer kung ano yung purpose. Mm-hmm. And then saan gagamitin of course. Mm-hmm. And then daily use ba siya or pang long ride, mga ganon. Yes, tama. So ako yan, yun din yung tanong ko kanina. So una, budget, pasok ba siya sa budget ko? Mm-hmm. Pangalawa, saan ko ba siya gagamitin? So sabi ko kay Ras, hindi naman ako biyahero na, dito lang. So ano lang, may kalabuan ng mata, so gusto ko ma-boost yung ilaw nung stock ko dahil yes, matagal na siya, 3 years na siya Ras eh. So hindi na siya ganun ka-effective sa akin bilang malabo yung mata. So ano rin yun, importante din sa atin yung may additional na ilaw, no? Or auxiliary light kung tawagin. And then additionally, kailangan separate yung switch nun. So kasi pag may nagkakaroon ng inspection, kailangan separate switch talaga ang additional light or auxiliary light. So yun, titignan natin kung paano natin mabubuo hanggang mamaya kinukuha lang yung ano, yung gamit. So by the way, Ras, off topic dito sa kay Project Liwanag, no. So pwede mo ba kaming kwentuhan saan ba, paano nagsimula si Ras Kimoto pati yung iyong shop mismo? So nag-start tayo, that was 2019 November. Nag-upisa tayo online selling. So bumili tayo ng pailan-ilang items, riding jacket, riding gears, tapos binente natin online. So 2019, na-create na natin yung Facebook page natin. Tapos nung na-realize natin after ilang months, that was 2019 nga no, November. December, dumaan ng December, dumaan ng January, and then na-realize natin na okay pala yung ano, yung naisip nating business, no? So patok naman pala siya, especially nung nagkakaroon na ng ano, na para mag-uumpisa na yung pandemic. Kasi 2020 na. So January, February, March kasi nag-lockdown tayo, 'di ba? Yes. March 2020. Ngayon, before mag-lockdown, may nakita tayong pwesto, nag-inquire tayo, and then we decided na magtayo ng first physical store. Which is located sa Katarungan Village. So same village, doon din tayo nakatira. And then nag-start tayo sa maliit lang na pwesto, maliit lang din yung upa, pero okay naman siya, tuloy-tuloy. And after 1 week nung nag-open tayo doon, by the way, March 8. And then after 1 week, nagkaroon ng lockdown, ECQ, yes. March yes. 16. Yes. So after 1 week lang, nagsara agad tayo. Pero dahil nag-start nga tayo online, hindi ganun kahirap sa'yo. No? Hindi tayo ganun naapektuhan kasi tuloy-tuloy pa rin yung business natin, negosyo. Yung transaction natin. Ras, meron akong question bago ka magtuloy ng kwento mo. No? Ano yung mismong triggering point? Bakit mo nagustuhan or bakit ka nagsimula dun sa pag-sell out ng mga motor accessories? Business, yes. So first kasi motorcycle enthusiast din tayo. Mm-hmm. So doon tayo nag-start syempre. So bata pa lang nagmumotor na tayo, since elementary nagmumotor na tayo eh. Pumasok ang high school, pagmumotor pa rin, so tumatambay tayo sa mga ibang motorcycle shop. And then doon tayo nagkaroon ng idea ng high school pa lang na parang maganda yung motorcycle business, no? So doon tumatak sa isip ko no, nung bata ako na soon, magkakaroon din ako niyan. Yun. O, parang balang araw, makakapagtayo din tayo ng ganyang shop. Which is sinabi ko sa previous video oras, na sabi ko nga, parang totoo yung law of attraction eh. Yes. Claim it na one of these days, kung ano yung gusto mo, magkakaroon ka. Totoo yun, totoo yun. And then, sa mga siguro na nag-iisip na mag-start ng business, huwag kayong panghihinaan ng loob kung hindi kayo sinusuportahan ng inyong mga kaibigan or kamag-anak. Okay. Kasi number one, based on personal experience. Yes, go. Based sa experience namin, hindi naman kami agad sinuportahan ng mga kaibigan o ng kamag-anak. Ang unang susuporta sa'yo, strangers. Oo. Totoo yan. Totoo. So, based yan sa experience namin. So, huwag sasamaan loob, huwag panghihinaan ng loob, kailangan tuloy lang. And patunayan nyo lang na kaya. So yun nga, no, gaya ng sabi natin, tuloy lang, kailangan nandun pa rin yung eagerness nyo na maging successful yung talagang passion. So passion kasi natin tong motorcycle, no? So hanggang sa parang yung hobbies. Sabi nga eh, kailangan para ma-sustain mo, dapat gusto mo yung ginagawa mo. Huwag niyong gagawin yung isang bagay na dahil naisip niyo lang na okay. Gawin niyo yung isang bagay kung saan kayo masaya, ano yung gusto niyo talaga. Tama. So in short,
kung ano yung passion nyo, yun ang gawin nyo. Oo, kasi yun nga eh, hindi mo siya mamaintain, Ras eh. Yes, correct. Halimbawa, sumasakay ka lang sa kung anong uso, dahil yung kaibigan mo ganito, ganyan. No? So, pero dumating din tayo sa point na ano, na mas naging matimbang yung business natin, yung passion natin, yung compared dun sa ating trabaho. Oo, kasi nagtatrabaho ka rin, yes, Ras eh. No? Employed din tayo, by the way, sa corporate world, sa private company siya, empleyado rin tayo. Pero mas nagiging ano, matimbang yung business natin kasi doon tayo masaya, yun yung passion natin. Pero sa ngayon kasi, sabi nga natin, mas okay rin naman na meron tayong trabaho dahil una, stable yung income. So ito, ang nangyayari kay Ras ngayon, meron siyang another source of income. So hindi lang nakanganga, sabi nga no, na parang inaantay mo lang yung sahod. So may other source of income at the same time, nakakatulong si Ras na sa ibang tao dahil meron na siyang ilang tao, Ras, right now. Currently nung ano, currently isa na lang ulit, okay. Pero nung nakaraan kasi dalawa, dahil mas priority nung isang tao before na mag-aral. Tapos syempre sinuportahan natin. Kasi ayaw nating pigilan yung pag-grow nila sa career nila eh. Tama. So sinuportahan natin 'yon in 101% full support. So sabi ko sa kanya, sige, tuloy mo yung pag-aaral mo, balik ka na lang pag kung kailan mo gustuhin. Okay, good. So Ras, tanong lang, meron na bang ano, may chance na ba na, halimbawa, pandemic kasi eh. So naisip mo ba na, though online nga, sabi mo, nagtutuloy-tuloy yung negosyo, may trabaho ka, may regular income, naisip mo ba minsan na isara na lang itong shop? Kasi maraming competitors, lalo dito sa lugar mo, at yung mga malalapit din, ang daming sikat ngayon na shop, alam naman natin. Yes, yes. So ano yung siguro ang question ko is ibayin natin, ano yung nagiging motivation mo lang to push itong negosyo? So siguro ano, una, may mga natutulungan kasi tayo, may natutulungan tayong tao, no, especially si JR. So nabigyan natin siya ng opportunity para magkaroon ng trabaho or income or regular income. So nag-a-advise din tayo sa kanya na better na may ganito kang opportunity, ganito kang trabaho kasi regular yung income, hindi ka masyadong pagod, yes. Kumbaga hindi ka bilad sa araw. Tama. Unlike yung sa mga iba, like mga for example, hindi naman natin, no offense naman sa mga construction workers, kasi marangal na trabaho yun. And personally, tatay ko construction worker yun. So wala tayo, hindi tayo against doon. So parang ang gusto lang natin sabihin, sila hirap sa trabaho, kasi bilat sa araw, kumbaga maghapon pagod kasi mabibigat ang binubuhat. Kaya I salute the construction workers, no? So ang gusto lang natin sabihin, kumbaga compared doon, mas magaan ang trabaho dito. Kumikita din naman. Kumikita ka din naman. Although hindi ganoon kalaki ang kita, pero but still at least meron. Meron ka. Okay, sa wala na nasa kalsada ka lang, or sinasabi nga natin, yung nagiging pabigat ka sa pamilya. So at least na-eliminate mo 'yon sa tulong mo, no? So 'yon, thumbs up tayo doon, Mayra. So that's one. And then second, dahil tayo lang sa buong Muntinlupa, tayo lang ang may tinda ng imprint costumes. Ayun, 'yon si imprint. Yan. So tayo ang authorized reseller niyan. So guys, beware sa mga fake. So may mga lumalabas yun na fake sa Shopee, sa Lazada, may mga nagtitinda na fake niyan. Ras, isingit ko na, total na banggit mo si Imprint. Meron ba si Imprint Customs na ano, online Shopee or Lazada? Meron silang Lazada, pwede kayo mag-message dun sa Facebook page nila. And then pwede niyo rin i-search yung official na Lazada store nila. Imprint Customs. Makikita nyo naman kung ano yung legit sa hindi. Okay. Eh, how about si Raskimoto? Since official reseller ng Imprint Customs jerseys, allowed ba kayo na magtinda sa Shopee din ng jersey? Well, before, nagtinda tayo sa Shopee, pero dahil nag-viral nga or lumabas yung mga fake na jerseys, Imprint Customs decided na tanggalin or i-disable muna lahat nung tinda natin ng imprint online. So para sila lang yung legit na online seller. Okay. And then dahil nabigyan tayo ng opportunity to resell or maging authorized reseller ng imprint, of course, sa physical store na tayo. So kumbaga labas na tayo or hindi na natin sasakupin yung online. Kasi meron na ngang Lazada Imprint Customs. So yan na, bukod dun sa mga parts, accessories, coaching ni Ras, no? So reseller siya ng official reseller ng Imprint Customs. So kahit i-check nyo yung ano, yung page ni Imprint Customs nung mag-opening si Raskimoto dito sa Putatan, Muntinlupa,
nandito siya. Yes, yung may-ari, no? Si Gian. Si Sir Gian. So, shout out Imprint Customs. Baka mabigyan ako ng jersey. Hindi, yun. Pero yun, official reseller. So, wag na kayong lumayo. Andito lang sa Muntinlupa, marami tayong mga kaibigan na suportado din yung ano, jersey ni Imprint. Yes, so, another and siguro last message na lang, Ras, dun sa mga aspiring na magne-negosyo. And then, by the way pala, Ras, bago natin tapusin, YouTuber din si Rasky, no? So, tayo, starting tayo, isa to sa hinahangaan ko si Ras, kasi kung hindi nyo na itatanong, magkasama lang kami dati ni Ras sa school, schoolmate. Hindi kami mag-classmate. Ano lang kami, for how many years tayo magkakampi sa volleyball? Since ano? First year eh, no? So for 4 years na every time na may paliga sa ano, College University Week, lagi kami nagkikita nito. So doon kami, nagbabanding kami, mga payat days pa namin ni Ras. So ano, hindi namin inaakala na either of us, no, mag-grow. Pero doon talaga pupunta, magkakapamilya, magkakaroon ka ng maturity sa pag-iisip. Yes, yes. Dati kasi laro lang yon, di ba? Then wala naman sa isip natin na magnegosyo, na magkaroon ng mga taong matutulungan. So yun, yun doon kami nagsimula ni Ras. So again, Ras, ano pala? Ano yung ituturo mo naman bilang isang YouTuber doon sa mga aspiring tulad ko? So, pangkalahatan, anong ma-i-share mo? So, hindi pa naman tayo expert, hindi pa rin naman tayo sikat. And initially kasi, nag-start tayo sa pagiging YouTuber. Personal interest lang. So, gusto lang natin i-record or i-document yung mga travel, kung ano yung nagpapasaya sa atin, na ginagawa natin, like yung mga how-to or DIYs. So, doon lang tayo nag-start. Kumbaga, wala naman tayong plan maging YouTuber talaga. So, until such time na ano, na na-realize natin, edi gawin na lang din nating ano, or magpaka-YouTuber na lang din talaga tayo. O kumbaga, i-achieve na lang natin or mag-set tayo ng target na mo-monetize yung channel. Which is dumating naman. Kailan yun, Ras? After how many months? Ano yung may viral video? Ganun, actually, na-monetize yung channel natin last year lang, 2020, November. Okay. So, parang in a span of 1 year, binuno natin yun bago ma-monetize siya. So, hindi siya ganun kadali. Ang advice ko lang sa mga mag-i-start or yung mga currently na nakapag-start na, pero binubuno pa yung para ma-monetize yung channel. Yung ano, requirement yan, no, Ras? Meron tayong requirements kasi. 4,000 watch hours and then 1,000 subscribers. Tama. So, yung dalawang yan para ma-monetize mo. Once ma-monetize mo na yon, meron pang next na requirement yon, which is, kailangan ma-achieve mo yung 1,000 US dollar na threshold. So, yun, kailangan mabuno mo yun bago ka sumahod pa. Ayun. So, Ras, again, message dun sa mga aspiring YouTuber. Sa mga aspiring YouTuber, huwag kayong mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy nyo lang yan. As long as masaya kayo sa ginagawa nyo. Passion nyo yun. And then, huwag nyo munang isipin or iset aside nyo muna yung monetize or monetization. Kumbaga, tuloy-tuloy nyo lang. Upload lang ng upload. Kung kaya nyo daily upload, gawin nyo. Or weekly upload, gawin nyo. Kasi in our case, may trabaho tayo. Hindi kaya ng weekly. Tama. Hindi kaya ng daily. So, and then lastly, focus kayo sa content nyo. And then, kasi nowadays, may mga napoprustrate na YouTuber eh. Yes, aspiring. Yes. Kasi number one, ang ginagawa nilang content tungkol sa sarili nila. Kung hindi ka artista, hindi papatok yun. Tama, tungkol tama. Sa sarili mo. Kasi kung ako manonood, hindi kita kilala. Ba't ko panonoodin to? Kasi, wala kang network eh, no? Kumbaga, kung artista ka, gawin mo personal na ano yung content mo, bahay mo, anong laman ng bag mo, mga ganon. Kumbaga interesado sa iyo yung tao kasi nga sikat ka, kilala ka kasi artista ka. Pero kung hindi ka naman kilala, hindi ka panonoodin. Kasi unang papasok sa tao or sa viewers mo, ay hindi ko kilala to eh, sino ba to? Hindi ka panonoodin. So that's one. Huwag kayong magko-content muna ng tungkol sa sarili as unless artista kayo or talagang kilala na kayo. So, second, yung content nyo, focus kayo kung ano yung mga makakatulong sa viewers. Like for example, very informative. Okay. Like mga DIYs or how to, tips, yan, life coaching. Yes. Yan, so yung mga ganung content, mabenta yan sa viewers eh. Ras, to interrupt no. Alam ko meron kang isang video na DIY pero non-motorcycle ano siya. Yes. So parang DIY game loft something. Yung loft bed natin or gaming area. So by the way, bago lang yung video na yun. Hindi naman sobrang bago pero
recently lang din. Nag-viral yon, tsaka yung views natin umabot sa ibang country. Oh, wow. So may US, iba-iba. Kasi doon sa analytics ng YouTube, makikita mo yung region eh. No? So sa lahat ng videos natin, like, for example, meron tayong 30 videos. Siya yung top 1 na contributor sa views. Wow! Siya rin yung top 1 na malaki yung earn. Based doon sa analytics. No? So, katulad nun, so nag-DIY tayo, like parang budget-friendly na loft bed or gaming area. Yes. So bumenta siya, di ba? Mm-hmm. So anong content yun? Parang DIY, informative, tapos meron kang tips, magkano magagastos mo. Tama. So ganong mga content, mabenta yan sa viewers, and gagamit din kayo ng mga hashtag or yung mga tags kung tawagin. Like for example, hashtag gaming area, hashtag DIY, mga ganon. Para madaling ma-search. Yes, para pag na-search sila, either sa Google or sa YouTube, lalabas yun. I-recommend ka ni YouTube. Yun, so ang galing, di ba? So, yun ang for once and for all, Ras, na message, both YouTuber and dito sa pagninegosyo, ano bang may isa-share mo to sustain and hindi mawala ng pag-asa yung mga tulad namin na nagsisimula para mag-proceed pa despite of this time na pandemic? So, ang pinakang susi lang naman dyan, or the main key, maging masaya kayo sa ginagawa nyo. And then, don't forget, syempre, si Lord. Yes. Salamat tayo kay Lord. And then, sa family natin. And then, kasi number one na susuporta sa atin is family eh. Like, in my case, yung wife ko, di ba? So, very supportive. Yes. So, hanap din kayo ng kung anong makapagpasaya sa inyo. And then, para hindi kayo mawala ng pag-asa, kung masaya kayo sa isang bagay na ginagawa nyo, or yun yung passion nyo, kahit ano pang result nyan, dahil masaya kayo dun sa ginagawa nyo, regardless of the result, nandun yung fulfillment. Ayun. Or yung achievement. Yes. Nandun siya. So, yun lang ma-advise ko. Maging masaya sa ginagawa, focus sa passion, and then, good vibes lang, or be positive. Ayun. So, Ras, salamat sa pa-interview. So, it's an honor, no, sa mga nagsisimula na tulad namin. Sabi mo nga, hindi pa expert, pero syempre, nagmo-monetize na yung channel mo. We can count you, no, na isa sa mga successful na rin. Though, sabi mo nga, malayo pa lalakbayin. So, nagtitingin pa tayo, and may mga ano pa, may mga in-upload kang video pa, yes. No. So, tulungan lang tayo do sa mga aspiring, sa mga nakatungtong na. So, tuloy-tuloy lang. So again, salamat Ras, and mamaya ipapakita natin kung ano yung magiging update ng ating Raider 150FI na Project Liwanag. Ayan, Project Liwanag, care of Rasky Moto. So mamaya, babalikan namin kayo. Bye! Natapos na natin yung pagkakabit ng mini driving light. So, ang napili natin is yung DSB na model. So, ayan siya, nakakabit na. So, papakita ko sa inyo ngayon yung actual test. So, ayan pala, bukas na siya. So, ayan yung buga. Low. Then, ito yung high. Ayan, mukha lang siya mababa, pero pagkabit, tingin ko mamaya. So, testingin natin kapag madilim, para at least actual, pabigay natin yung feedback natin kay Rasky Moto dun sa gamit na binil natin ng mini driving light. So, yun lang. And huwag nyo kalimutan, pag may mga kailangan kayo na gamit para sa mga motor nyo, just visit si Rasky Moto. Yan. So, nandito siya sa May Putatan National Highway. Malapit siya sa may City Hall ng Muntinlupa, so hindi kayo maliligaw. So again,
Salamat kay Russell, kay Rasky Moto, pati kay JR sa pagtulong sa atin. Salamat mga kanikno and have a great day.